Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. So, bago po tayo magpatuloy, ay gusto ko lang batiin yung mga Filipinos, mga kababayan natin sa KSA. Now, sa Pilipinas, of course, nandiyan yung pinakamalaman natin mga viewers sa Quezon City. So, hello po sa inyo. Lapit lang, Quezon City. Madalas ako sa Quezon City. Why don't we meet in, Trinoma or SM North? Pwede siguro tayo mag-gather doon, magkape-kape. So, Pilipinas, Saudi Arabia, UAE, United States, Hong Kong, Italy, Japan, Qatar, Canada, and Taiwan. Ito yung top 10 na lugar natin sa buong mundo na sumusubaybay dito sa ating channel. At pinakamarami po sa KSA. So, hello po sa ating mga kababayan sa Saudi. Natuloy po natin yung ating discussion patungkol po sa joy and contentment. And I hope marami po tayo natutunan. Tayo po ay nade-develop, no? Lumalago tayo sa usaping spiritual. Nagiging masiyahin tayo at the same time nakokontento tayo sa anong pinagkakalob sa atin ng ating Diyos. So, sabi po dito sa Luke chapter 12 verse 15, "Then he said to them," ang Panginoong Jesucristo po ay nagsasalita, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." Sa Tagalog po, sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian." Now, yung unang teaching po natin, ito po yung pinakauna. Greed is never enough issue of the heart. Kaya po sinasabi ng Panginoon, bantayan natin yung ating mga puso. Yung buhay natin, hindi ito patungkol sa kasaganaan ng kung gaano karami yung ari-arian properties mo, gaano karami pera mo sa banko. Life is not about all those things. Kaya wag po tayong maging greedy. Kailangan daw nating bantayan yung ating mga sarili, ating mga puso, laban sa kasakiman. Kasi po yung kasakiman o yung greed, laging sinasabi nito, never enough. At hindi po siya issue ng it's not a financial issue. Hindi yung greed, hindi ito patungkol sa kakulangan ng financial . Yung greed po is not about financial issue, it's about an issue of the heart. It's a heart problem. Yung puso natin laging sinasabi, never enough. It's not enough. Meron kang pagpapala diyan, it's not enough. Binigyan ka ng Diyos ng trabaho, ng swelo, not enough. Lagi nating sinasabi, hindi sapat. Kaya nga, napakaganda ng Biblia, no? Laging sinasabihin sa iyo, ang biyaya ng Diyos ay sapat. So, greed is a never enough issue of the heart. Pangalawa po, greed makes us unhappy, full, and poor. Yung pagiging greedy, yung lagi nating sinasabi, it's not enough, hindi tayo kontento sa buhay, yan po yung nagpapalungkot sa atin. Yan po ang nagpapa-stupido sa atin, mga stupidong decision na nagagawa natin because of greed. At yan po ang nagpapahirap sa atin. Now, dahil po dito sa mga talatang ito, ang Panginoong Jesucristo ay nagturo ng talinghaga. So, basahin po natin yung talinghaga. Sabi po dito, umpisan siguro natin sa verse 13, no? Sinabi kay Jesus ng isang mga naroroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatiin namin ang aming mana." So si Jesus, nagtuturo siya, tapos may lumapit sa kanya, gusto, mamagitan sa kanila na paghatiin yung kanilang minana sa kanilang mga magulang. Sabi ni Jesus, "Sino ang naglagay sa akin," ibig sabihin legally, na ako yung maging hukom, na tagapaghati ng mana nyo? Ito nga po yung verse natin sa verse 15. Sabi niya, "At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. So ano po yung talinghaga na yun? Ito yung patungkol sa isang mayaman. Ang dami niyang inani. Actually, sapat na yun dapat . Puno na yung kanyang lalagyanan, yung barn, yung ano man tawag sa yung kamalig, puno na . Pero anong sabi niya? Sabi rito, "Alam ko na," sabi niya,
kasi ang dami niyang ani, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon, Russel. Marami ka nang, ikaw, marami ka nang naipon, no? Marahil, may ilan sa atin, ganito yung sitwasyon, ang dami nang naipon. Sabi rito, pwede na akong mabuhay sa mahabang panahon, hindi na ako nagtatrabaho, kaya magpapahinga na lamang ako, kakain, iinom, magpapakasaya. Pero anong sabi rito ng Diyos? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, foolish. Again, yung greed po, o yung walang kakontentuhan sa buhay, unang-una, ang ginagawa niyan sa atin, pinapalungkot yung buhay natin. Unhappy. Kasi meron ka na eh. May inani ka na eh. Sapat na yun eh. Pero hindi pa sa'yo sapat. It's never enough. Kaya ano nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa atin? Nalulungkot tayo. Unhappy. Pangalawa, full. Sabi dito ng Diyos, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal ka. You're a fool. Sa gabi rin ito, ibabawian ka ng buhay. Ininvest mo yung buhay mo dyan. May kamalig ka na, pinuno mo na ng ani mo, papagiba mo, magpapatayo ka, tapos for the rest of your life, magpapakasasa ka na lang. Hangal ka, sabi ng Diyos sa kanya. Hindi mo naman hawak buhay mo eh. Sige, kunin ko yung buhay mo ngayon. So sabi rito, sa gabi rin ito, ibabawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga nilaan mo para sa iyong sarili? Sabi rito, verse 21, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So, greed makes us unhappy, full, panghuli po, poor. Dukha sa paningin ng Diyos. Pwede tayong naghahangad ng maraming mga bagay dito sa mundo. Ang dami nating nakamtan, no? Nag-hoard tayo na ng hoard, ang lalaki ng mga kamalig natin, napuno na natin ng sweldo natin, ng investments natin, mga napatayo, napagawa, nabili. Pero ano po, sa harapan ng Diyos, mahirap pala tayo. Kasi ginawa lang natin yun para sa ating sarili. Naging dukha tayo sa paningin ng Diyos. Bakit? Naging greedy. So, greed makes us unhappy, full, and poor. Kaya po, sabi ng Panginoong Jesucristo rito, no, bantayan natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili. Mag-ingat kayo, magbantay laban sa lahat ng kasakiman. Kaya po, mga kapatid, no, kung meron mang kahit kaunting kasakiman sa ating puso, eh bantay natin mabuti, ipanalangin natin, surrender natin sa Panginoon. At mabago tayo. Pangatlo po, greed is a tragedy that can be avoided. Ito sana, maiiwasan sana ng taong hangal na ito, tong mayaman na ito, yung trahedya sa buhay niya. Pero dahil patuloy siya sa pagiging greedy, napahamak siya. Nauwi lahat sa miserableng ending yung kanyang buhay. So, greed is a tragedy. Naging trahedya yung kanyang buhay na pwede sanang iwasan. So mga kapatid, no, kung meron tayong greed sa ating puso, naghahangad tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, iwasan na po natin kasi maiiwasan po yan. Ang kakauin lang po yan ay trahedya. Now, ano po yung application natin sa talatang ito? Number one po, guard your heart from greed. Yun na yung sinabi ng Panginoon, mag-ingat kayo, bantayan ninyo ang inyong mga puso. Kaya tingnan natin yung ating sarili, yung bang ginagawa mo ngayon, talagang banal na ambisyon. Ibig sabihin, may ambisyon ka. Kasi maganda naman talaga may ambisyon eh. Minsan lang kasi, para sa mata ng ibang tao, nagiging greedy ka. Nagiging greedy tayo. Pero sa harapan ng Diyos, mabuti pala yung ambisyon natin. Gusto nating umunlad sa buhay, iangat yung pamilya natin mula sa kahirapan. Those are good things. Maganda talaga yun na yumaman, umunlad. Pero again, patungkol po ito sa ano eh. Ano ba yung motibo natin sa ating mga puso? Baka greed yung nagpapatakbo sa atin, hindi yung holy ambition, magandang ambisyon na nakakalugod sa Diyos. Kaya napaka-importante na bantayan natin ang ating mga puso kasi minsan yung magandang ambisyon mo, nagiging excellent ka lang pala, nagsusumikap ka, later on, nag-iiba na yung motibo mo. Nagiging greedy ka na.
andyan na yung puso na mapanloko, mapanlin lang sa lahat. At laging sinasabi sa iyo, never enough. Tandaan po yung natin yung sinabi ng Biblia sa Jeremiah, no? The heart is deceitful above all things. Mapandaya talaga yung puso natin. Minsan, nagsusumikap lang tayo, we value excellence, pinagbubuti natin yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin na, ng ating Panginoon. Pero along the process of doing that, no, may pumapasok na mapanlin lang. Na hindi na pala ang motibo natin ay parangalan ng Diyos, kundi pala maging greedy. So bantayan po talaga natin yung ating mga puso. Guard our hearts from greed. Pangalawa po, keep your joy intact. Ano pong ibig sabihin nito? Yung joy and contentment kasi magkasama talaga. Pag kontento ka sa buhay, masaya ka. Now, panatilihin po natin yon. Now, paano mong pananatilihin yon? Yung joy, yung kaligayahan, yung contentment? Mapapanatili natin po iyon kung yung ating puso magiging mananatiling tama sa harapan ng Diyos. Kapag kontento tayo sa buhay, mananatili tayong masaya. Pero kapag nawalan yung contentment sa atin, nagpag-iba tayo ng mga kamalig natin, mag-iimpok na naman tayo ng kayamanan sa lupa, ang ending po niyan, trahedya. At mawawala po yung kaligayahan natin. Magiging dukha pa tayo sa harapan ng Diyos. So let's keep our joy intact. Panatilihin natin yung kaligayahan natin sa pamamagitan ng pagiging kontento sa buhay. Kontento sa mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Now, pangatlo po, define your life's purpose. Kasi yung greed po, yung pagkasakiman, dadaling ka niyan kahit saan eh, na hindi kalooban ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang, i-define na natin kung ano yung purpose talaga natin sa mundo. Ano yung specific na pinapagawa sa inyo ng Diyos. Mag-stick ka ron kahit na maraming tukso. Kahit na yung puso natin nagiging greedy, kapag define yung purpose natin, yung layunin natin sa mundo, clear sa'yo, yun ang lalakaran mo. Makakaiwas po tayo sa deceitful o sa mapanlin lang nating mga puso. So sa akin po, nakita ko na yung purpose ko talaga sa mundo, no? Alam ko na dinala ako ng Diyos sa social media, engage yung social media, YouTube, Facebook at lahat-lahat ng mga platforms na to para makapagturo. Talagang ang gift ko ay teaching. So come on and do it, 'di ba? Ayun yung life's purpose ko. Kaya minsan tinatanong ko yung sarili ko, bakit ako nagba-vlog? Dinidefine ko talaga bakit ko ginagawa yung mga bagay na ginagawa ko. Kasi maraming opportunities eh. Pwede kang magnegosyo. Ako malapit ako sa negosyo, parang you know, pwede kang gumawa ng ibang mga bagay. Maraming opportunities, maraming mga tukso. Pero I have to learn to say no. Kasi meron akong definition, ano ba yung purpose ko. I want to serve God through what I'm doing right now. Ito yung paglilingkod ko sa Panginoon. Paano pag wala kang sponsorship? Paano pag hindi ka kumikita sa YouTube? Kasi wala tayong mga commercials eh. Paano pag nawalan ng trabaho yung wife ko? Paano pag hindi kami... It doesn't matter, no? Ang mahalaga, define yung purpose mo. Alam mo kung saan ka dinadala ng Panginoon. At yun yung dapat mong lakaran. Kaya mga kapatid, magkaroon tayo ng definition. Alam natin dapat kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Now, kahit anong opportunities ang dumating, makakayanan natin. Hopefully, Lord, by God's grace, no, maiwasan natin yung mga tukso. Tapos mag-stick tayo dun sa purpose sa pinapagawa sa atin ng Diyos. So, define your life's purpose. Ano bang pinapagawa? Saan ka ba nililid ng Panginoon? Right na kung hindi mo alam, you pray for it. Alamin mo kung saan ka nililid ni Lord and stick to it. So, define your life's purpose. Now, para po sa ating discussion, what is the definition of your life's purpose? Makakatulong po ito pag tinanong natin yung ating mga sarili. Ano ba yung purpose ko? Ano ba yung gift ko? Ano ba yung binigay sa akin ng Panginoon? Ano ba yung direction na dapat kong tahakin? Para pag umiral yung deceitful heart, yung puso nating mapanlin lang at naging sakim sa maraming mga bagay, maiiwasan natin. Kasi
definitive, defined yung ating patutunguhan. Alam natin yung destination natin. So let's ask ourselves, what is the definition of your life's purpose? Para po sa ating panalangin, Lord, if I'm being greedy right now, please correct me. Rebuke me if necessary. Change my heart. Do not allow me to lose my joy. Teach me to define my life's purpose and stick to it until the end of my days. In Jesus' name. No? So, isama po natin ito sa ating panalangin at kung meron po kayo natutunan sa devotion natin, paalam niyo po sa comment section and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.